I will give you the treasures and riches stored in secret places. Welcome back sa ating channel, mga katiyats. Para sa ilang minuto na pagtatalakay ng mga treasure markers, pahinga muna tayo sa ating treasure hunting weekend. At ngayon ang ating gagawin ay mag-analyze muna ng inyong mga padalang markers sa aking Facebook, ang Umamore. At bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-click ang red button down below, ang notification and the bell para palagi kayong updated at sa aking event followers right here in the Surigawsan channel. Ako'y mag-shoutout. Kina Aquilino, Ardinio, Lolito Jr. Patinio, Ruel Gerbero, C Millions Miles Away. Shoutout din kina Elvin Famaran, Josilito Kahade, Eden Lumahang, Ray Morato, Joanna Maritabat, Batikin Adventure. And shout out also kina Carl Adrian Manangkil, Raimundo Salvador, kay Frederick Okindo, Aaron Garcia, Alfredo Montes, Simpleng May Bahay. And also shout out kay Rico Mausisa, Nenji Cares, Kenchester Macarambon, Jineline Cabonilas, Aquilino Alok, Nuli Galon Mix Vlog, Mark Melo Maestrado, Sanusi Antanami, Elvin Dulana, Renato Poster, FF Warrior at kay Maria Dieta. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon magpatuloy. At last week ay successful na nabiyak ng ating mga katiyats yung rectangular na netso na napakalaki, o tinatawag natin na sarcophagus or coffin. Okay, at ang sabi ng ating mga katiyats ay wala daw laman ito sa loob. Kaya hindi ito hollow rock chamber. So kung hindi ito yung hollow rock chamber na mayroong laman ng mga treasure sa loob na bato, ibig sabihin ito ay superficial marker or itong marker sa ibabaw lang ng lupa. So ngayon atin i-decode ito kasi meron akong nakitang sign sa gilid ng malaking bato na ito. At ito ngayon ang ating hanapin, ang kanyang sweet digging spot. Just tell me why it never fails. We have until today. Rising eyes now hear me say. Okay, so hindi pa nakakita sa video ito. Ito yung itsura ng bato na yon. Talagang kakaiba siya na hugis ng bato sa dried creek na yan. Yan lang ang nag-iisang rectangular shape na bato, kung saan ay malakas din ang detection. Yan ay mineralized rock kasi wala siyang laman. At sabi ng ating katiyats ay nabiyak na yan nila gamit yung tinatawag na mga tamtaks or yung wedge and feeder. At wala nga siyang laman. Kaya ito'y superficial marker. Ibig sabihin, sa ibabaw lang na lupa na marker at ang item ay talagang ibinaon. Ngayon, merong akong nakita diyan sa gilid ng bato na ito. Ito yung aking nakita diyan sa gilid. Yan ay specialized arrow ng Yamashita Treasures. Ayan. At ayon sa libro ng aking father, ito'y kay Prince Takeda na sign itong ganito. Ayan mga katiyats, nagaganyan yan. Ang distance yan ay 5 to 7 meters. So ang ganitong arrow ay kung hindi 5, 7 meters away from this huge rock marker. Okay, at kung ang isang ito, kung ito'y ganyan talaga na marka, ibig sabihin there is a tunnel in front. Kaya ang una natin puntahan ay ang front sa distansya na 5 to 7. Kaya ang gawin natin mga katiyats, okay, so gawin natin dito ay test dig tayo sa kanyang front. Unang hukay ay dito sa 5 meters. Ang 5 meters yan ay distansya galing dyan sa malaking bato. At ang lalim niya ay 2 meters. So 5 meters, distance 2 meters, test dig. Okay, at kung walang makitang mga bagay na gawa ng tao sa 2 meters, stop na tayo dyan at
patuloy tayo sa pangalawang hukay na distansya. Ito yung 7. So 7 meters ito guys, pangalawa. Ayan ay 7 meters, ganun pa rin, 2 meters test dig. Okay, at kung positive na merong mga nahukay kayo na man-made object inside 2 meters deep, ibig sabihin ay magpatuloy na hanggang 4 to 7 meters. Yan lang ang lalim ng mga giveaways. Pinakamalalim ay 7, pinakamababaw ay 3 to 4. Ganyan. So, ang hinahanap lang naman natin ay hindi ako nag-encourage sa inyong mga katiyats na magkukay kayo ng mga big deposit. Marami talaga ang nadisgrasya dyan. Hindi lang disgrasya, marami ang naubusan ng pera dyan ng mga financier dahil sa big deposit. Okay, so huwag na natin isipin yung malaki. Ang importante, merong piso-piso. Katulad sa mga inchik na nagnegosyo, maliit lang ang ganansya. Pero piso-piso lang. Pero pag katapos ng isang buwan, ay aabot na ng milyon yan. Okay, so ito yung unang paraan ng mga direksyon sa paghanap. Sa harap niya dahil dyan sa sign na entrance. Ngayon kung wala ito, kung wala dito guys, negative, wala kayong nakuha dyan. Ibig sabihin, ito ay hindi ito legit na marka ng tao, yan ay natural lang na marka. So, balikan natin tong arrow ni Takeda na 5 to 7 meters at meron pa siyang parang 9 supporting dito. Yan ay pointer lang naman yan. Itong ganito na parang whistle, arrow din yan mga katiyats. Ang ibig lang niya sabihin ay tingnan niyo ang arrow sa baba. Kasi importante yan. Ngayon, ang ating gawing pag-decode dyan ay pupunta na tayo sa kanyang tinuturo, which is papunta siya sa unahan dito. Sa unahan ng batong yan, okay. Sabihin natin, ito yung 5 meters. Okay, kunin natin yung alignment ng gitna ng bato. So yan ang pointer, baba tayo sa lupa. Okay, so dito na lang tayo mag-umpisa ng 5 meters. So ito yung ating 5 meters test dig. Okay. Yan. And to make this story short, kung wala, walang man-made object below sa 2 meters deep na test dig. Test dig palagi ang ating sinasabi kasi hindi tayo magpatuloy kung negative. Kung sinasabi nila virgin yung soil or hindi pa nagalaw ang layer ng lupa, talagang virgin yan. Pero merong mga exemption dyan, tulad nung pinagkita ko nung vlog, na meron palang treasure sa mga virgin na lupa. Kasi ang ano doon, itong paliwanag ay ganito yan. Halimbawa, mayroong binaon dito. Ito yung treasure at ang pagbaon nila ay naka vertical and din nag-slant sila, ganyan. Ganyan ang pagbaon nila at nilagyan nila ng bolt or bunker. Ngayon nang mag-detect tayo ay dito natin yan na-detect sa itaas. Kaya hinukay natin to na portion. Ito na portion na lupa ay virgin kasi dito sila dumaan. Yan lang ang explanation dyan. Pero yan ay nangyari sa mga malalaking deposit. Sa mga giveaway, ang tunnel sa giveaway ay direkta na yan, vertical. Hukay lang and then lagay dyan ng kanyang item. At hindi na sila nag-i-slant pa. Yan ang mga giveaway. Pero big deposit ay talagang mahirap nga yan. Kasi napakalaking puzzle yan kung paano ibinaon. Slanting ba? Vertical to horizontal ba? Ang kanyang format. Kaya dyan tayo nahihirapan. Kaya nga ako, hinahanap ko lang palagi ay mga giveaway. Okay mga katiyats, ito na. Pag wala sa 5 meters, ay patuloy tayo sa pangalawang hukay na 7 meters. Test dig ng 2 meters. Okay, at kapag positive na, meron kayong na-detect or merong man-made na object below. Okay, so yan ang time na para ipagpatuloy ang paghukay ng malalim. Saan ba natin nakuha yung 5 and 7 meters? Dito yan.
sa araw na ito kasi sa libro ng Treasure Codes kay Prince Takeda ang ganyang sign. Yan ay 5. And then minsan nag-adjust sila sa 7. Okay, so yan lang ang aking paliwanag mga katiyats. Huwag sumuko, huwag sumurrender. Ang taong sumusuko ay hindi nagwawagi. Ako'y magpaalam na. May the fortune be with you all and ciao for now.